Okay, good day mga ka-airsoft. Hello, good day mga ka-bigman. Touchdown. Norte tayo ngayon, no? San Ildefonso, Bulacan na ako, no? Okay, I'm here with our ka-airsoft, Sir King Del Mundo, no? Pero natuwa ako nung nasipat ko, no? Nung dumating ako, tignan nyo guys, oh. Meron siya mga improvised target. Actually, pwede pala to. Okay pala to, sir. Bisagra lang, no? Ayan, bisagra. Ayan, sa pinto, oh. Ang galing, oh. Napaka, ano, napaka creative talaga ni sir. Nakakatuwa lang, oh, diba? Ayan, oh. Ayan, may improvise siya rito. Dito yung parang, ano niya, playing area niya. Napakaganda, diba? Ayan, okay. Garden nila. Sir King Del Mundo, hello po. Ayan. Okay, yan, ayan, mga airsoft. At ang unit ni Sir King Del Mundo ay ito. Nakita niya to sa vlog natin, no? Nakita niya to. So, nahumaling naman siya, no? Bali, ang request niya talaga is the gas type. Actually, pinapili natin siya ng mga electric type together with the low necks, yung parang dinemo natin kagabi. Kaya lang talagang nagustuhan niya ito. Tignan niyo naman. Bihis, naka-suppressor pa. Ang bali ang ano, sir, ako advice ko lang, ang upgrade mo rito siguro sa susunod is yung ano, holographic scope. Yun na lang, para kasi para hindi mahirapan katulad si yung baby girl mo, para hindi siya mahirapan kasi bihira yung ano eh, bihira yung halimbawa yung babae or mga kids na marunong dito sa ganito site. Sa tayo kayang-kaya natin eh. Pero ayun, holographic scope in the future, then kung gusto mo mag extra magazine, yun lang ang mga i-upgrade mo doon. Diyan, other than that, wala ka nang i-upgrade. Talagang solid naman na itong unit na ito eh. Okay, mga airsoft, no? Let's ride tuloy. Ride tuloy, parang motor ah. Let's review. Nagra-ride ka rin, sir? Ano naman, sir? Super 4 lang motor ko. Super 4, 400cc. Ah, okay. Ano? Saan ka pumunta kanina, sir? Eh, nagpampanga lang ako. Oh, sana minsan makasama kita mag-ride. Ako eh, gusto ko yung tanghali lang. Naka-uwi na ako eh. Basta breakfast ride lang. Breakfast ride. Mag-isa ka lang, sir? Solo? Ganun? Okay. Make sure lang, ikot lang. O, baka gusto mong sumalang boss Iron Man? Nako, hindi ko nakaya. Ay, hindi. Senior na. Nako, si sir talaga. Batang-bata. Ako kasi, ano, sasali ulit dito. Bali, pangatlo ko na kung sakaling makasali ako itong year 2024. Actually, ayan o, guys. Papakita ko nga pala sa inyo. Iyayaba ko lang. Ito, Boss Iron Man. 2023 to, no? Magkakaroon tayo ng 2024 nito kasi sasali ulit tayo, no? Okay, Ma'am Sally, oh. Ilang taon na po si Sir Keith? 61. Pero batang-bata, no? Halata mong walang problema eh. Sir King Del Mundo, nasa San Ildefonso. Okay guys, hindi ko napapatagalin. Ito yung unit niya. No? Actually kanina medyo, dahil medyo matigas ang ulo ko, decided na kasi siya rito eh. No? Pinaputok ko ng walang silicone oil. Ay, ayan ang problema. Siyempre, pag walang silicone oil, prone siya. Medyo maganit pa yung mga loob. Siyempre, prone sa pagkaka-jam or what. Naglabas pa kami ng mga tools. Nag-troubleshoot pa ako rito on the spot, no? Buti na lang. Okay naman, nagawa. Na, ano kasi ang nangyari is, nagbara. Nakita mo, sir, nung sinundot ko, mga limang bala yata yun, di ba? Yung bumara. Kaya talagang hindi maitutulak, no? Kaya ngayon, ayan, mag-aano muna tayo. Magsisilicone oil tayo. Hiramin ko yung oil mo, sir. Tapos, meron pang pistol si sir, no, na yun nga, may problema rin, hindi nag-open bolt. Eh, alam niyo naman, yun ang mga master natin, di ba? Yung mga sumasagit, no? Ng mga trouble ng iba na hindi na nila masolusyonan. Tayo, kayang-kaya natin yun. Okay? Pero unahin muna natin 'to. Mamaya namin pag-uusapan yung isa na 'yan. Hindi against na lang. Eh? Okay. So ito yung unit ni Sir, GBBR to, powered by a gas. Syempre ang lagi natin ginagamit na gas sa mga rifle is the 14 kg, no? Ako I do suggest wag na kayong gumamit ng ano,
Kung yung unit naman is pang personal nyo, gamit kayo ng Mighty. Malakas kasi talaga, no? Dito ramdam na ramdam nyo yung recoil ng bawat gas blowback nyo, no? Huwag na kayong gumamit ng fake, nung ano, kasi hindi true rated yung ibinibigay na kg nun, na kilogram nun. Hindi true rated. Ngayon, minsan napapahina, minsan napapalakas. Kumbaga, hindi siya talaga true rated. Hindi katulad ng gine-cater natin na brand, talagang ito true rated. Pag sinabi 14 kg, 14 kg. Okay, sir, ngayon, mag-aano kami ni sir. Ituturo ko sa kanya, sa totoo lang, hindi ko ginagawa madalas to, no? Pero ituturo ko sa kanya yung pag-dismantle at saka yung mga bagay na kailangan talagang silicone oil pagdating sa rifle. Kaya samahan niyo ako para kayo rin mismo ay matuto. Okay. Sir, ganito. Once every month, kailangan gagawin ito. Semi-dismantle lang naman ang tawag dito. Ito, sir. Napit. Napapansin mo itong bottle na to, sir. Ito, hayaan mo na lang to. Kasi pag full dismantle, ito, i-access mo din. Ngayon, semi lang. Press mo lang to, sir. Okay din. Ito, bunutin mo na to, sir. Ganyan lang naman yan, sir. Hindi mo mabubunot ng total yan. Tapos, baliin mo lang siya, sir. Okay. Ngayon, oh guys, oh, nakakita nyo, ha. Number one na kailangang ispray yan. Ito, may silicone oil naman si sir. Is the hammer assembly. Sprayan mo rito, number one. Then, yan, okay? Tapos ito, sir. Ito, yung pinaka-fatal din sa lahat. This is the nozzle. Okay? Hugutin ko muna. Ayan. Okay, then. Isprayan natin. Okay, then. Hugutin ko muna to, ha. Ito na lang pala. Hugutin mo to, sir. Ito nasa baba. Itong release niya, dali, ha. Napansin mo, sir, may rail sa baba. Ayun. Yung release niya, kailangan patuluan mo ng silicone oil yan. Okay, yan. After that, pasok mo na. Yan, okay na yan, sir. Ngayon, nozzle. Ito. Dagdagan ko sa nozzle. Okay. Pasok mo na. Then, ganun ulit. Kung paano mo binali, pabalik naman ngayon. Medyo may konting pwersa. Okay, then ilalak mo to, sir. Okay, then last, sir, itong part na to. Okay, then ito, always make sure na nakasara, pero pagka kasama nito, mag-o-open. Okay, ayun na, sir, ha. Then dekak muna natin. Okay na, ayun na, yun yung isini-silicone oil pagdating sa rifle. Maraming iba't ibang klase ng rifle, pero itong specific rifle na to, ganun talaga ang pagka-silicone oil. Huwag nyo tipirin sa silicone oil, napakamura lang nito, ang mahal kasi yung pyesa sa loob, eh, no? Tapos, ayun na, hindi ko na isi-silicone oil to, ang daming gas kasi dito. Pero alam nyo naman na sini-silicone oil yung valve, no? Ito at saka ito, okay? Pag walang hangin sa kanya, silicone oil din. 14 kg, lagay tayo. Normally, sa pistol mo, sir, ilan seconds ka nag-gas? 10. Grabe, no? Medyo malakas. Malakas siya sa gas, no? Pagka-upgrade na, di ba? Sa amin kasi ina-upgrade namin, pinapahina namin siya sa gas, parang sinasakal, pero hindi mababawasan ng FPS. Yung unit namin, ha, yung unit. At saka napansin ko yung unit mo kasi hindi pa siya naka-fix barrel. Umakalog yung barrel. Mamaya pakitaan kita na naka-fix barrel. Okay, anyway, upside down palagi. Upside down, then press down. 1, 2, 3, 4, 5. Nalagyan ko 5 seconds lang kasi, guys, meron na tong ano kanina. Meron na tong gas, no? Sabi ko nga, ahead. Nag-testing na kami ng unit ni sir. Na-excite kami dalawa, eh. Ako, na-excite ako para sa kanya, eh. Then yung reloader natin. Ayun. Then, ito. Yung reloader nyo, yung tip, huwag nyong hayaan mawala.
kung naka-pistol kayo kasi yan, ganyan itsura niyan eh. Pag sa pistol lang, ganyan lang, sir. Ito, huwag niyong hayaan mawala kasi ito yung mismong gagamitin nyo pag reload para sa rifle. Ayan, ganyan, sir. Ayan, ha. Nakasaliwat sa'yo yung bala, ha. Then, ito, yung valve nasa'yo. Ito, press mo lang to. Ay, ganyan itsura, sir. Ayan, ganyan. Ayan, yan, ganyan itsura. Tapos, pump mo lang to, sir. Medyo may halong diin, sir. Ididiin mo tong ito. Okay. Yan. Okay na yan. Hindi ko na ganong pupunuin, no. Maximum rounds ng mga GBBR is 30 rounds only. Huwag nyo na ganong punuin, no. Okay then, pasok. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na yung lutong, no, narinig nyo. Okay then, make sure na hindi siya malalagay. Kasi glass blowback to, prone sa pagkakalik yung magazine kung sakaling nalalagdag. Then kasa, hatak. Compare sa mga electric type, ang electric type may battery na, good to go na, wala nang kasa-kasa. Pero sa GBBR, kailangan kinakasa. Then, safe, semi, and rapid fire. Okay, ngayon bigay natin unit sa ka-airsoft natin na sister na naka-save din, siya na bahala mag-semi and rapid fire. Sir, ito po yung unit mo. Ganda ng place ni sir. Nakakatawa. Okay. Automatic. Open ano bolt. Yan? Open, open bolt. Na ng bala. Ah, nag-open bolt na? Okay. Okay guys, no, parang hindi naman nag-open bolt. Hindi naman. Ah, okay. Napansin ko na. Yung ganito, sir. Yung trigger niya, i-rest mo siya. Kumbaga, every putok mo, tak. Yung parang anong nangyayari kasi, nabibitin yung trigger, napansin ko kasi while firing si sir, parang siguro nasanay siya sa mga other unit na maliit lang yung slack, no, yung clearance dito. So, halimbawa, rapid fire. Ayun. Bitawan mo siyang ganun. Ayun, kumbaga wag yung parang ganun-ganun lang, sir. Sige, sir, try mo ulit, sir. Okay. Mararamdaman mo naman siya pag nag-open bolt. Yun. Yan, narinig mo, sir? Yun yung tunog ng open bolt niya. Pag nag-open bolt, guys, ganito itsura nun. Pag nag-open bolt, sir, next thing to do, release the magazine. Then, yung pang-release ng bolt, ito yun. Okay. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay, then, balik mo lagi sa semi, sir. Tapos, samantalahin ko na rin, itong magazine na to, ito yung magazine mismo na ginagamit din sa mga movie, no, sa mga film, like Coco Martin, or mga action star, no? Kung mapapansin ninyo, nagbo-blowback yun, pero hindi nag-open bolt. Ito yun. Kung dry fire mode, gusto mong, halimbawa, sir, dumating sa point na gusto mo mag-practice ng mga moves, then pumuputok ka, kahit walang bala, pwede. Ito lang, bababa mo lang to. Ito yung dry fire mode, guys. Baba mo to, then i-access mo lang to. Baba mo, then access mo to. Parang nalalak siya. Yes, sir, nalalak. Ang mangyayari, putok siya ng putok nang hindi siya mag-open. Which is normal sa mga rifle. Sa pistol, hindi normal yun. No? Pag yung pistol mo naman, hindi nag-open, may problema sa slide stopper. At ganun yung isang pistol ni sir, no, na nakuha sa ibang shop. No? Okay, hindi naman sa ating ginawa, pero try pa rin natin ayusin maya-maya. No? Pero itong unit na kinuha niya ngayon is
part of our lifetime service warranty, no? Basta just in case, sir, magka-problema in the future, 2 years from now, 3 years from now, contactin mo lang kagad kami, sir. Then, aalisin ko sa dry fire mode to, sir, ha? Press lang ulit. Press balik. Yun. Okay? Tapos, guys, unit ng ating ka-airsoft, Sir King Del Mundo. Okay, taga dito sa San Ildefonso. Thank you, and have a blessed day.